Gusto mo bang agad-agad kang tatawagan ng iyong karelasyon at lagi kanyang habol-habulin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun, bago ko impisan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Mary Joy Lumanta from Dubai. Jocelyn Reyes from Riyadh, Saudi Arabia. Ali Sotelo from Bahrain. Mary Ann Ibana from Saudi Arabia. Ami Amanda from Cebu City. Maricar Buntoyan from Riyadh, Saudi Arabia. Luisa de la Cruz from Mindanao. And last, Katrina Plus from Lebanon. Hello po sa inyong lahat. And kung kayo gusto nyo rin mapa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. And ayun, ang gagawin natin is paano nga ba tayo laging tatawagan ng ating karelasyon at lagi tayo niyang habol-habulin. Yes po, alam po natin, gustong-gusto natin, lagi tayong tatawagan ng ating karelasyon, lalong-lalo na kapag LDR tayo. Alam ko yung pakiramdam na gustong-gusto ninyong lagi kayong tatawagan. Syempre naman kahit naman sino ay gusto natin na lagi tayong priority ng taong ating mga minamahal. Dahil nga ba, dahil namimiss natin sila, 'di ba? Dahil mahal na mahal natin. And ayun, maraming pamamaraan upang ang taong ito ay laging tatawag sa iyo at habol-habulin kanya lagi. Simple lang ang ating pamamaraan at napaka-epektibo. Sa mga taong hindi alam paano gagawin na para habol-habulin sila ng kanilang mga karelasyon, tipong namroblema sila dahil yung karelasyon nila ay kahit nga ay message, kahit chat ay ang hirap ang gawin para sa kanila, yung tipong parang hindi sila priority. Marami tayong pamamaraan upang ang taong mahal natin ay hindi tayo nakakalimutan at lagi tayong kinukumusta, lagi tayong tinatawagan o hindi man makatawag dahil busy sa trabaho, ay i-chat pa rin tayo. Ito ay napakasimpleng pamamaraan lamang na kayang-kaya mong gawin at makikita mo lamang ito sa loob ng iyong pamamahay at hindi ka na kailangan pang gumastos at hindi ka na kailangan pang magbayad kung sino-sino pang nag-aalok sa inyo upang gayumahin ang inyong mga partner. Kayo na ang gagawa na kayang-kaya nyo naman na mas epektibo pa kung kayo ang gagawa. Ngayon, pwede ito sa mga babae to babae and lalaki to lalaki, pwede ninyo itong gawin and pwede ito sa magkalapit and higit sa lahat, sa mga magka-LDR, sa mga magkalayong magka-relasyon. And ayun, ang kukunin nating kagamitan ay una, kukuha tayo ng tubig at or ano, baso, clear na baso na lagyan natin ng tubig. Kailangan natin ng puting kandila or kahit anong kandila na meron ka and kahit anong shape, basta ito ay kandila kahit anong shape. And kailangan natin na maliit na papel at kailangan natin ng panulat. And last, kailangan din natin ng asukal, 3 kutsarang asukal ang ating kakailanganin dito. And ayun, ang gagawin natin dito, kailangan muna natin bago natin ito gagawin is ang iyong sarili, ang iyong paniniwala. Kailangan na buo ang iyong tiwala na kapag gagawa ka ng ritual upang mabilis mo itong mapagana. Nakatulad sa iba ay minutes lamang
ay tatalab ka agad kasi nakadepende ang ating talab sa iyong paniniwala and sa iyong pag-focus. Merong oras, merong minutes, meron din araw, merong weeks, ganun. Ang iba is na naabutan pa ng 2 buwan bago tumalab. And ayun, sa paggawa natin ito, ang gagawin mo lamang is isulat mo lang ang pangalan ng iyong target. Make sure mo na totoong pangalan ito. I-make sure mo lang talaga and ayun, lalo na sa magka-LDR, isulat nyo talaga ang totoong pangalan at apelyido or alamin nyo talaga kung totoong pangalan niya ba ito o at apelyido. And ayun, kapag nasulat mo na ito, ang pangalan niya at apelyido, ang gagawin mo ay tupiin mo ito ng kahit isang bisis lamang na papunta sa iyo ang pagtupi. Ayan, tupiin mo ito ng isang bisis. And ayun, isang tabi mo muna and bago mo ito ilagay, kung saan natin ito ilagay, ang gagawin mo, manghingi ka muna ng gabay dito sa ating kandila. Manghingi ka ng gabay, sabihin mo dito sa kandila bago mo sindihan, sabihin mo dito na sa pamamagitan mo, tulungan mo ako, gabayan mo ako sa aking ginagawa ngayong ritual, ay magkakatotoo at mabilis itong tumalab. Sabihin mo na bigyan ng energy ang iyong ginawa at gabayan ka na ipaabot sa iyong taong minamahal ang iyong mga kahilingan upang lagi itong tatawag sa iyo at habul-habulin ka. Basta't humiling ka sa kandila dahil ang kandila isa din itong nagbibigay ng gabay sa atin o isa din itong pamamaraan upang ito pa rin ang mga kailangan natin, mga kahilingan natin. Sabihin mo na dito lahat-lahat na galing sa iyong puso and ayon sindihan mo at ilagay mo lang sa tabi ng iyong baso. Ilagay mo lang ito and ayon pagkatapos niyan sindihan mo and ayan. Nag-apoy na, nasindihan mo na, ang gagawin mo, ang papel na iyong sinulatan ng pangalan at apelyod ng iyong partner, ang gagawin mo is ilagay mo dito sa baso. And ayun, kunin mo ang 3 kutsarang asukal. And dahan-dahan mong ilagay ang 3 kutsarang asukal. And paglagay mo ng 1 kutsarang asukal, sabihin mo habang naglalagay ka ng asukal, and ayun, magtatanong ka kung pwede ba na brown or white. Yes, kahit anong asukal na meron ka na nandyan sa iyo, ayun ang gagamitin mo. Ilagay mo dito, and ayun, bawat lagay mo, dahan-dahan mong ilagay, sabihin mo dito, pangalan at apelyido, tapos agad-agad mo akong tatawagan or lagi mo akong tawagan at habul-habulin mo ako. Ayun, kunin mo na naman yung 1 kutsarang asukal at ibuhos mo, tapos sabihin mo na naman habang binubuhos mo pangalan niya at apelyido, tatawagan mo ako palagi and habul-habulin mo ako. 3rd asukal, ganun pa rin, pangalan niya at apelyido, tapos sabihin mo na agad-agad mo akong tatawagan at habul-habulin mo ako. And ayun, haluin mo or hayaan mo na lang, nakadepende sa iyo kung gusto mong haluin or hindi. And ayun, habang nakasindi yung kandila, hawakan mo ito sa iyong 2 kamay, ang baso, at sambitin mong muli ang kanyang pangalan. 3 beses po, pangalan at apelyido, pangalan at apelyido, pangalan at apelyido. Sabihin mo dito lahat-lahat ang mga kahilingan mo, ang gusto mong hilingin. Sabihin mo na, ayun, sabihin mo na agad-agad mo akong tatawagan at habul-habulin mo ako. Kung nasaan ka man naroroon, malayo ka man o malapit, ay maghabul-habul ka sa akin at anumang mangyari ay ako lang ang iyong mamahalin. And ayun, kailangan na galing sa iyong puso ang iyong mga hinihiling. And ayun, kapag natapos ka ng humiling dito, ang gagawin mo lamang is hayaan mo lang muna ang baso na nakalagay dyan. And ayun, habang nakatingin ka sa kandila, isipin mo siya na habang nakatingin ka sa kandila,
At ayun, humiling ka lang ng humiling sa kandila na parang binibigyan ka para bigyan niya ng energy ang iyong ginagawa. And ayun, makalipas ng ilang minuto na kinakausap mo ang kandila, ang gagawin mo, kunin mo ang baso at ilagay mo doon sa lugar na kung saan walang mangingialam at walang makakakita nito. Itago mo lang doon and hintayin mo mga ilang araw ay ito ay tatawag sa iyo. And ayun, kapag gumana na sa iyo, kung hindi, halimbawa ay hindi natapos ang araw na ito, ay tumawag na siya at nagpaparamdam na, ang gagawin mo ay pwede mo nang itapon yung iyong ginawang ritual. Itapon mo sa may lababo or di kaya sa may halaman. And ayun, kunin mo lang ito talaga ang baso kapag nagparamdam na siya. And ayun, kapag kailan nga ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ngayon ay Friday. Pwede natin ito gagawin. And ayun, Friday or Tuesday natin ito gagawin ng umaga. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.